This is Christine and welcome again to my channel. In today's video, ay gusto kong i-share sa inyo ang isang skin whitening or skin bleaching na recommend sa akin ng kakilala ko. Ang sabi niya, safe and effective to sa skin na pampaputi kasi nakita niya na meron akong beauty salon and na-recommend niya, sabi niya, bakit hindi ko i-try kung wala pa si service ko. I-try ko siya and maganda naman kasi yung effect daw. Sabi ko, sige, try ko muna sa sarili ko and kung maganda siya, pwede ko rin siyang i-add talaga sa services ko. And ito nga guys, mura na. Nakagulat din kasi mura na siya. Tapos sa effect, try natin kung effective siya. Pero mura lang ito. Ito siya. Yan. Hydrogen peroxide. And ang sabi niya sa akin na pwede kong i-partner is itong Perla soap. May idea na ako na ang hydrogen peroxide is pwede siyang gamitin skin brightening or skin whitening. And pero yung itong Perla, wala akong idea na pwede siyang i-dagdag. Inform ko lang kayo guys dito sa hydrogen peroxide, baka si magulat kayo ba? Hydrogen peroxide, hindi kaya delikado or nakakasira si skin. Ang hydrogen peroxide, ang composition niya is oxygen and water. Ang oxygen, kapag ginamit sa skin, is nakakatulong siya para matanggal yung mga dead skin cells natin. So, safe siya and maganda siyang gamitin sa skin. Iyon ang composition ng hydrogen peroxide. And ang hydrogen peroxide is marami din itong benefits. At safe and natural nga itong skin lightening or disinfectant and germicidal agent. Ang hydrogen peroxide is ginagamit sa mga hospital kasi nakakatulong to para sa panlinis. Ginagamit itong panlinis sa mga minor burns. Katulad ng mga bruises or meron kang maliit na sugat, gagamitan mo nito, panlilinis mo siya. Pagka in-apply mo siya, makikita mo para siyang nagpo-foaming. Yung foam na yon, yun yung nagre-release siya ng oxygen. At yung oxygen na yun ang nakakatulong para malinis yung sugat. So, effective to na panlinis ng sugat. And then, ang benefits pa ng hydrogen peroxide is ginagamit din siya pang treat ng acne treatment. Pwede ka mag-apply sa face mo, pero make sure lang na magte-test ka muna bago mo i-try. Kasi pwede kang ma-irritate kung sensitive yung skin mo, di ba? Yan. Usually kasi ang ginagamit na hydrogen peroxide at available sa mga grocery store is 3%. Ito kasi, nagagamitin ko ngayon for skin whitening is 20% volume or 20% ang concentration ng hydrogen peroxide na ito. Meron kasing clear red na ito, which is 10% naman ang concentration and meron ding 3% na available. Pero ito na yung binili ko. Kasi for skin lightening naman, nabasa ko na 3%, 10, 20, hanggang 30% is safe naman sa skin. And then, ginagamit din ito pang tanggal ng earwax. Kasi naalala ko noon, nung nagkaroon ako ng problema sa ears ko, nagpa-check up ako sa ENT doctors, pinagtatrabaho ko ng hospital before. And then, ang ginawa niya lang is nilagyan niya ng hydrogen peroxide yung tenga ko. Ito rin yung pinanginis niya. Tapos, effective naman siya kasi nawala yung pangangati ng tenga ko. So, maganda siya, effective siya. Palinis ng tenga para at least, kung may mga infection, is nalilesen or nawawala talaga yung infection. Sinalilinis na siya nito. And then, maganda rin to sa buhok, sa as hair lightening agent. And since skin whitening ang gagawin natin ngayon, is, ayun, itatry natin siya, at itetest natin siya, kung effective nga siya sa ating skin na pampaputi. Okay guys, ang kailangan nyo lang is itong hydrogen peroxide and then itong Perla. Yan, Perla na white yung ninyo para at least same lang sila. And
kailangan lang natin siyang kuskusin gamit ng ito, pang ano, pang kuskus. And ang gagamitin natin is itong lalagyan. Huwag kayong gagamit ng stainless na lalagyan or spoon na lalagyan. Gumamit kayo ng spatula na plastic or wood. Kasi pag stainless ang ginamit nyo is magkakaroon ng chemical reaction ang hydrogen peroxide. Ayan, simulan na natin. Ilatan lang natin ito. Ang bili ko nga pala dito sa Perle is, ano guys, tatlong peraso kasi to dahil nakapak na siya as 3. So, nabili ko siya ng 43 pesos. Pero tatlong bar na yun. So, kung isang peraso lang yung bibiliin mo, siguro nasa 11 pesos to. Ah, 14 pesos. Sa 43. Ayan. And then, i-grind lang natin siya. Gamit tayo ng mismang. Kasi ito ang lalagyan ko. Itong hydrogen peroxide is nabili ko siya sa Mercury. 27 pesos ito. Tingnan natin kung effective siya. Skip. Ito na siya guys. And then, mag-add lang ako naman. Hindi ko siya naubos kasi konti lang naman yung pagtetestan natin. Nag-a-add ako ng 2 tablespoon ng hydrogen. Ayan. Isa pa. Ayan. Didurugin nyo lang siya ng straw. And ito yung tsura niya kapag na dinurog mo siya ng gusto. Kailangan nadurog mo ng gusto yung soap. Ganyan yung itsura niya para siyang paste. And i-apply ko siya sa dito ko. I-try ko siyang i-apply dito lang. And sa legs ko siguro. And then ibababad ko siya for 15 minutes. Actually, 10 minutes lang, pero i-try ko siya ng medyo mahabang, mas mahabang minuto. So, sa left side ito, yung kabila, yes, hindi ko lalagyan para ma-compare natin yung result niya. Kung reminders pala guys, kung first time mo lang mag-apply na to, gumamit ng hydrogen peroxide, kailangan i-test mo muna siya sa skin mo. Test ka for 10 minutes sa sensitive, sa manipis na part ng skin mo. And then, kung hindi ka ma-irritate or mangate, pwede mo siyang gamitin. Lalo na sa mga sensitive skin, syempre. Kasi, pwede rin kasi itong gamitin sa face. According kasi sa mga beauty expert, effective ito and safe na pantanggal ng mga skin blemishes, dark spots, age spots, yan, tsaka yung skin discoloration.
pwede mo, kung effective siya, pwede mo siyang itry kahit nasa bahay ka lang. Diba? Kasi, lalo na ngayon, stay at home na naman tayo. So, habang nasa bahay, pwede ka magpaganda. Hindi mo kailangan pumunta ng mga beauty salon, lalo na ngayon. And, hindi mo rin kailangan gumastos ng napakamahal. Dahil mura lang to. Ayan. Tapos ko na siya. So, nakikita na kung namaya. Kung nakikita talaga siya. Ibin ako sa aking legs. Sa right side. Check natin namaya kung magkakaroon ng pagbabago. Nako-compare natin yan after 15 minutes. Kasi 15 minutes ko siyang gustong ibabad. Okay. Ayan guys, tapos na akong magmanlaw. And check natin ngayon kung meron siya talagang pagkakaiba. Patayin ko lang itong ilaw na nasa tabi ko para at least na makita talaga natin. Pero ako napansin ko meron siyang pagbabago. Ayan. Ito siya. Ayan guys. Sa left side, di ba yung ginawan ko? Ayan siya. Napapansin nyo, mas pumuti nga itong left side ko. Pansin ko na rin siya. Pagbanlaw ko. So, pwede kung may papatagal nyo pa siya ng mga 30 minutes. Mas puputi pa siya sa unang session pa lang ng application. Puti na siya eh, kasi inabot hanggang dito. Puti siya. 15 minutes lang to ha. Meron ka agad siyang changes. Yan. Tingnan naman natin yung sa binti ko kasi diba naglagay din ako. Okay. Ayan guys, ito naman yung sa legs ko, sa right side. Pumunta lang ako sa mas maliwanag na area para mas makita natin yung changes. Meron siyang changes sa right side. Ayan o. Yung tuhod ko, hindi na sila nagpantay. Pati yung legs ko. Ayan. Hindi na sila nagpantay. Mas maputi na tong right side. Diba? Mapapansin nyo siya, first application pa lang, may changes na. Kung pinatagal ko pa ito ng mga 30 minutes, sigurado mas maputi pa siya. Ayan na, yung tuhod ko, nag-lighten siya. Ayan guys, nakita nyo naman, meron siyang changes, pumuti na yung kabilang side na nilagyan ko ng hydrogen peroxide and gumamit din ako ng Perla na sabon. 15 minutes, may nakita na akong result, nag-lighten na siya ng konti kahit konti lang. Siguro kung 30 minutes, medyo magla-lighten pa yon. Ayan guys, kung gusto niyo gumamit nito at gusto niyo mag-try, pwede naman kasi murang-mura lang siya, 'di ba? And reminders lang bago kayo mag-try na gumamit nito, make sure lang na nakapag-patch test ka mga 10 minutes. Try mo lang siya sa manipis na skin mo for 10 minutes and then check mo lang kung may mga irritation or nangangati ka para at least sure ka lang kung i-apply mo siya sa katawan mo, sure ka na hindi ka mag-allergy o magkakaroon ng skin irritation. And kung gagamitin mo naman to, dahil nga sinabi ko siya na pwede siyang gamitin pang tanggal ng earwax, make sure lang na wala kang kahit na anong ear problem, katulad ng yung problema mo sa eardrum, hindi ka pwede mag-apply ng hydrogen peroxide, kailangan mo munang magpa-check up kasi kung halimbawa may damage yung eardrum mo, makakapasok doon ang hydrogen peroxide. Okay guys, kung may natutunan ka sa video ito, huwag mong kalimutang mag-like and subscribe ka na rin kung bago ka pa lang sa channel ko. Thank you! Bye!